Yo, what's up mga kayakit? Magandang araw sa inyo. Narito na po tayo sa buwan ng Disyembre na kung saan pinagdiriwang nating mga Kristiyano ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot mang isipin sa ating mga Kristiyano, hindi po lahat ay nagdiriwang ng Pasko. May mga iba na hindi nagdiriwang ng Pasko dahil sa mga ilang paniniwala. May mga katanungan pong masasagutan sa video nito, tulad lang kung ano nga ba ang Christmas? Ang Christmas ba ay biblikal? Ang pagdiriwang ba ng Christmas ay kasalanan? Sa ating video ay malalaman natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Christmas. Pero bago natin ipagpatuloy ang video ito, kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay maaaring maglaan ka muna ng kunting oras mo para pindutin ang subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videong i-upload ko. Ganon na rin, napakisuporta na rin ang aking mga kasamahan. Narito po. Well, sa ating mga Kristiyano dito sa buong mundo ay nakagawian na nating magdiwang ng Pasko tuwing 25 ng Disyembre na kung saan inaalala natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ito na marahil ang isa sa pinakamasayang okasyon sa ating mga Kristiyano na kung saan ang mga tao at ang mga pamilya ay nagsasalo-salo at nagpapalitan ng mga regalo. At isa sa mga hinihintay nating mga Pilipino ang pagsasabit ng mga parol, mga Christmas light, mga paputok, at iba pa. Alam nyo rin ba mga kayakit na tayong mga Pilipino ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko dito sa mundo? Dahil sa ating mga Pilipino ay nagsisimula ito sa Setyembre at inaabot ito hanggang sa Disyembre. Pero nakakalungkot mang isipin na may mga ilang kapatiran tayong mga Kristiyano ang hindi nagdiriwang ng Pasko dahil sa iba ang kanilang paniniwala sa Pasko. Pero sa bidyong ito ay malalaman natin kung ang Pasko ba ay dapat ipagdiwang, sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan patungkol sa Pasko. Well, sa bidyong ito ay maliliwanagan kayo, narito po ang mga katanungan ating bibigyan ng kasagutan. Una, ano nga ba ang Pasko? Ang Pasko ay galing sa salitang Latin na Christus Mese. Nabuo ito sa salitang Christ at Mass na ang ibig sabihin sa Ingles ay Mass of Religious Services to celebrate the birth of Christ. Ano po ang dapat natin tandaan dito? Una, ang pagdiriwang ng mga Kristiyano sa Pasko ay nakatuon o nakasentro sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, na para sa ating mga Kristiyano ay isa itong pinakamasayang pagdiriwang dahil sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, pinagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan dahil sa kanyang pagpunta dito sa mundo bilang pangakong Mesiya na kung hindi siya pumarito ay walang magiging kaligtasan ang mga tao. Atin pong tignan ang mga pahayag ng mga anghel sa mga una, sa mga pastol. Matatagpuan ito sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, versikulo 8 hanggang 11. Ang sabi sa versikulo 11, "Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord," na ang ibig sabihin ay Messiah. Pangalawa, kay Joseph. Matatagpuan ito sa aklat ng Mateo, Kabanata 1, versikulo 21 at 23. Sinasabi dito sa versikulo 21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name of Jesus, because he will save his people
from their sins. Sa verse 23, and they will call him Emmanuel, na ang ibig sabihin, God is with us. Pangalawang katanungan, ang kapanganakan ba ng ating Panginoong Jesus ay biblical? Unang sagot, 100% na yes. Pangalawa, narito po ang limang magkakasunod na mga pangyayari patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Una, the birth of Jesus foretold. Matatagpuan ito sa Luke chapter 1 verses 26 to 38. Pangalawa, the angel appeared to Joseph. Matatagpuan ito sa Matthew chapter 1 verses 18 to 25. Pangatlo, the birth of Jesus. Matatagpuan ito sa Luke chapter 2 verses 1 to 40. Pangapat, the visits of the Magi. Matatagpuan ito sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Panglima, the escape to Egypt. Matatagpuan ito sa aklat ng Matthew chapter 2 verses 13 to 23. Pangatlong katanungan, bakit ang Christmas ay ipinagdiriwang sa December 25? Ang December 25 nga ba ang totoong kapanganakan ng ating Panginoong Jesus? Sa totoo lang mga kayakot, wala pong nasabi sa Biblia na araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, partikular sa araw ng December 25. Sinasabi po sa aklat ng Luke chapter 2 verses 8 to 11, sinasabi dito na ang mga pastol ay nasa bukid na binabantayan ang kanilang mga kawan at nagpakita ang isang anghel ng Diyos sa kanila. Malamang na hindi na ang mga pastol ay nasa bukid sa isa sa mga gabi ng Disyembre. Considering na ito po ay panahon ng winter o taglamig, panahon ng taglamig ng Israel. Ang taglamig po ng Israel ay nagsisimula sa buwan ng Disyembre hanggang sa buwan ng March. Ayon po ito sa Israel Science and Technology Directory. Gayunpaman, aminin natin at huwag nating ikaila ang katotohanang una, pinanganap ang Panginoong Jesus sa Bethlehem sa Judea ng Israel sa panahon ni Haring Herod, na matatagpuan nito sa aklat ng Mateo chapter 2 verse 21. Pangalawa, historically, ang December 25 ay opisyal na ipinahayag ni Emperor Constantine at ang pinakaunang kinikilala na Christian Emperor ng Roma noong AD 320. Pangatlong katanungan, bakit nga ba bawal sa mga ibang simbahan ang pagdiriwang ng Pasko? Narito po ang mga rason nila. Una, ang December 25 daw ay ang Winter Festival ng Greek at Roman worlds. Ito ay pagdiriwang sa Diyos-Diyosa nila na si Sol ang Diyos ng Araw at si Saturnalia ang Diyos ng Pag-aani. Lalahanin po natin na ang Roman at ang mga Grego ay marami silang tinatawag na Diyos tulad lamang ni Poseidon at iba pa. Pangalawa, ang pistahang ito raw ay maingay. Parte sa pistahan na ito ay para maparangalan ang Diyos nila ay yung mga wild parties, mga grupong nagtatalikan at nagpapalitan ng asawa at iba pa. Ayon po sa personal na argumento ni Reverend Ernie Tinge, na okay lang naman na sumunod sa pagse-celebrate ng Christmas sa December 25. Ayon po sa mga sumusunod na kanyang sinabi, una, marahil nagkataon na ang pista ng mga Romano at Grego, pero hindi naman natin sinasamba ang kanilang Diyos-Diyosan na sina Sol at Saturnalia sa December 25. Kundi ang kapanganakan naman ng ating Panginoong Jesus ang ating sineselebrate. Pangalawa, ang pagdiriwang sa Petsa ng December 25 ay isang bagay na pagkakapare-pareho na ang mga Kristiyano ay nagdiriwang. Kung ang pagdiriwang ng ating sariling kaarawan ay isang karangalan, how much more
yung ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas. Pangatlo, sa isyu naman na sinasabi nila na wala namang inutos ang Biblia na ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ang Biblia rin ay hindi ipinagbabawal na ipagdiwang natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ganon din naman na hindi sinabi ng Biblia na ipagdiwang natin ang Holy Week, pero ipinagdiriwang natin. Ginagawa natin ito dahil it is morally right. So yan mga kaayakat, ang pagdiriwang ng Pasko ay hindi naman pinagbabawal ng Biblia na ipagdiwang natin sa December 31. Ang season ng Christmas ay nagpapaalala sa atin ng una, pagmamahal ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng John chapter 3 verse 16. Pangalawa, si Jesus ang tupa ng Diyos na nagtanggal ng ating mga kasalanan. Pangatlo, ang Panginoong Jesus ang reason and the right person in this season at hindi si Santa Claus. Well, at yan mga kayakit ang sagot sa mga ilang katanungan patungkol sa Pasko. Ako po ay nagpapasalamat kay Reverend Ernie Tinge sa pagpayag po na gawan ko ng video ang kanyang argumento patungkol dito. Kung gusto mo pong basahin ito, ay ilalagay ko po ang link sa description box para po sa buong explanation. Maraming salamat po. Muli, ito po sa Ayakit TV nagsasabi, God bless sa inyong lahat.